Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakuniyat hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon, 21 ng September, tayo ay nasa Huwebes ng ika-24 na linggo ng kanilang panahon, pero ngayon ay kapistahan ni Apostol San Mateo, isang ebanghelista o manunulat ng mabuting balita at apostol. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Taga-Episo, sinasabi ni San Pablo na tayo ay may isang Panginoon, isang Diyos, isang sambayanan, at tayo ay dapat magpahayag sa ating pagkakaisa sa pananalig sa ating Panginoong tagapagligtas. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoon na ang nangangailangan ng paggamot ay ang mga may sakit. Siya ay naparito upang magdala ng buhay. At kailangan na tingnan po natin na ang Diyos ay nagpahayag na mas ibig niya ang habag kaysa mga sakripisyo at mga alay. Sa buhay natin kuminsan, pinapairal natin ang ating mga kalakaran, opinyon at tradisyon na kuminsan. Ito ay salungat sa kautusan at sa kalooban ng Diyos. At dahil dito, hindi tayo nabuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Lua.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaramal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Heso Kristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kailingan, ikaw na nalulunglok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Kau lamang ang banal, Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habagat di namin malirit, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo, kaming tinutuwangan lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin, ay paginapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginagawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagahatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang.
patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman sa daigdig ay laganap na yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mga tapat na pastol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa kanyang paglakad. Nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa 21 tayo ng Setyembre, kapistahan ni Apostol San Mateo, na siyang tagasulat din ayon pa sa tradisyon ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Kung atin pong tingnan ang Ebanghelyo ni San Mateo, ay kasama sa dalawa pang mga ebanghelyo gaya ng Ebanghelyo ni San Lucas at kay San Marcos na tinatawag nating mga ebanghelyo sinoptiko o magkapariha, at ang Ebanghelyo ni San Mateo na ayon pa sa tradisyon ay nasulat noong taon 85 ay isang pagpapahayag ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus na naayon sa sambayanan ng mga Hudyo. Kung ating pong tingnan ang ating mga pagbasa ngayon, mayroon po tayong pinakatima
ay ang tema ay tungkol sa habag. Sa versikulo 13, kapitulo 9, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 9, versikulo 9 hanggang 13, ay sinasabi po ng ating Panginoon, habag ang ibig ko at hindi hain. Itong salita na ito ay nagmula sa sinasabi din ni Propeta Hoseas na sinasabi niya si Yahweh ay nagsabi, habag ang gusto ko, hindi ang mga hain. Ang salita pong habag dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo ay nakasulat sa salitang koinokuna Grigo o lumang Grigo, Elios. Na ito naman ay salin sa salita na naisulat ni Propeta Hoseas na Chesed. Tingnan po natin ang kahulugan nitong dalawang salita. Magkapariha nga, pero may kalaliman ang isa. Ang Chesed na mula sa aklat ni Propeta Hoseas, Kapitulo 6, Versikulo 6, ay may malalim pa na kahulugan kaysa habag. Ito ay pag-ibig na may habag, may awa, may kabutihang loob. Kaya ang Chesed ay isang pag-ibig na malalim. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, Versikulo 13, ang salitang Elios na ito naman ay nasalin mula sa Chesed. Ang Elios, ang ibig sabihin dito, habag, na nasalin sa Latin na misericordia mula sa dalawang salitang Latin na misere at cor. Misery, paghihirap, cor ay puso. Tayo ay maghirap sa ating puso, pakikiisa sa ating kapwa na magpahayag tayo na may habag. Sa English naman, itong Elios ay mercy. Sa atin, habag na kulang sa pagpapahayag ng Chesed. Sapagkat ang Chesed, magkaroon ka ng awa, habag at pag-ibig sa iyong kapwa. At ito yung gusto ng Panginoong Hesus. Sapagkat nung tinawag niya si Mateo na isang publikano o tagapagsingil ng buwis, sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, sumunod ka sa akin. Kagad tumindig si Mateo, iniwan niya ang opisina ng paningilan ng buwis. Sa panahon ng Roman Empire, kapag ka ang naniningil ng buwis ay iwanan ang kanyang pwesto, kamatayan ang hatol. Kaya ang pagtayo ni San Mateo ay siyang pagtanggap na ng kamatayan dahil iniwanan niya ang opisina ng paningil ng buwis para sa Roman Empire. At hindi lang yon, siya ay nagpakain pa, nagsalo-salo. At simpre, sino yung mga kasama niya? Ang mga kasama niyang publikano o paningil ng buwis na tinuturing ng mga makasalanan. Sapagkat ang mga publikano ay naniningil ng buwis hindi para sa Israel, bagkos para sa pagsuporta sa mga hukbo ng Roman Empire na alam natin at nasa kasaysayan ay masama ng mga hukbo. Pero kapag katingnan po natin ang ginagawa ni San Mateo, ay isang tunay na pagbabalik loob, pagbabago, upang mabuklod na ang sambahayan ng Diyos at ang sambayanan ng ating Panginoong Hesukristo na tinatawag na Iglesia.
Iglesia, isang pagtitipon, isang sambayanan. Na ngayon sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa taga-Episo, Kapitulo 4, versyo 1 hanggang 13, pinaalalahanan tayo ng ating apostol na si San Pablo na tayo ay nabuklod na isang sambayanan sa pamagitan ng isang binyag, sa pamagitan ng isang pananalig o panampalataya, sa pamagitan ng pagpasigla sa atin, sa pagpapabanal sa atin ng isang Espiritu at iisang Diyos at isang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Nazareno, na kung saan si Apostol San Pablo at ang ibang mga apostol ay maghatid ng mabuting balita sa paghahari ng Diyos. At itong paghahari ng Diyos ay paghahari na pinapahayag na ng mga propita noon. Na sa ating Salmo 18 na ating napakinggan ngayon, versikulo 5, laganap na sa daigdig ang tinig ng mga propita. At ang tinig ng mga propita ay siyang dapat sundin upang magbalik loob. Hubugin uli ang iglesia at ang pagtitipon sa sambahayan at sa bayan ng Diyos. At ito ang pagsabi ng ating Panginoon na siya, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 13, ako'y naparito hindi upang tawagin ang mga makasalanan, bagkos hindi tawagin ang mga nagpakabanal, bagkos ang mga makasalanan. Kasi karamihan sa mga Parisiyo, mga Eskriba at Saduceo, sila ay nagpakabanal-banalan. Ibig sabihin, kunyari banal, kunyari mabuti. Pero sa loob ng kanilang mga puso at sa kalaliman ng kanilang mga ginagawa ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Una, sila ay kakampi sa nagahari na napaka-bangis, napaka-sama na si Herodes at ang kanyang mga kasapakat. Pangalawa, na sila ay nagsuporta sa kapangyarihan ng Roman Empire na noon ay mayroong napakasama na mga hukbo na maraming pinapatay na mga tao at ipinako ang lahat ng mga magkontra. Pangatlo, sila ay mga may-ari ng mga malakihang negosyo at nakaupo sa luklukan na mahalaga sa lokal na pamahalaan. At dahil dito, sila ay nagrepresenta ng kapangyarihan. At dahil ang kapangyarihan ay masama at inaapi ang mga tao, ang Ebanghelyo ay tunay na mensahe na mabuting balita sapagkat ang mga nakaupo ay masasama, mga naglulustay sa kayamanan ng bayan ng Israel, mga kurakot at nagpapahirap ng bayan, mga taong walang kinikilala kundi ang kanilang opinyon kahit masama. Kaya ang pagsunod sa ating Panginoon Hesukristo kay Mateo ay paglista na ng kanyang pangalan para sa kamatayan, ay paglista na sa pagiging martir, pagsasaksi sa pamagitan ng pag-alay buhay. Dahil sa Helios o habag ng Diyos, dahil sa Chesed o pag-ibig o pagmamahal na may awa at habag. Ang Chesed, ang Helios, ang habag, ang pag-ibig, ang awa ng Diyos ay nasa atin din ngayon. Sumasa atin siya sa pamagitan ng presensya ng ating Poong Hesus Nazareno na kinakailangan din nating isabuhay, na kinakailangan din nating ipagpahayag
sa pagsasaksi ng tunay na hindi ang mga kasalukuyang mga istruktura, mga kapangyarihan, pangangalakal at iba pang pamamaraan ng mga tao ang siyang maghatid ng kaligtasan. Bagkos ang Diyos, ang kanyang salita at ang buhay na ganap at ikasiya na pinapahayag niya sa atin dahil sa kanyang hesed o pag-ibig na may awa at habag. Dahil sa kanyang Elios, awa at habag para sa atin. Hindi kinakailangan ng Diyos gaano man kalaki ang ating naibigay o ang karami ng ating naloob o pinagkaloob. Ang mahalaga, gaano natin iniibig ang Diyos na ating tapatan ang kanyang Elios, ang kanyang chesed, upang tayo, gaya ni San Mateo, ay sumunod sa ating Panginoon at mamuhay sa tunay na pag-ibig, pananalig, pag-asa, at panampalatayang tunay sa Diyos ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitay na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang buhay ni San Mateo ay binago sa pagtawag at hamon ng guro. Nawa, ang aming mga panalangin ay magpahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami sa mga pangailangan ng iba. Atin pong itutugon, Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga programa para sa pagbabago naway maging tanda ng ating buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ating nawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik loob sa halip na mahikayat sa pang-aakit ng mundo. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi, naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan, ang bagong Israel na tinipon ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak, na nabuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong ala at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyo, Anak.
ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng panalangin at mga alay, ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong mawaing tunghayan ang sambayan mo na iyong inaaruga sa panampalatayang itinuro ng mga apostol. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan. At ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mo dito sa daigdig at katibayan ng pumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kahit kaisa ng anghel si awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbumini sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay nabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga pati naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani napatin kaming lahat na makasalo sa yung buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose.
kaisa ni San Mateo at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, ni San Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa kairangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago malis na pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak? Matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag.
at sa aking maawat mahabang. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa iyo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakinabang namin sa galak ng katubusan, na siyang saninang masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa Malunubos upang makasalo sa kanyang tahanan, ipagkalubong lagi naming tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal na ngayon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pakilahok ngayon sa Eucharistia sa kapistahan ni Apostol San Mateo, Ebanghelista. Salamat sa lahat ng mga nakikiisa sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Kapo Church para makatulong tayo sa mga nangangailangan at mga mahirap. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayong lahat ng Poong Jesus Nazareno. Atin pong palapakan ng ating Poong Jesus Nazareno at ang kanyang apostol na si San Mateo ang tagapaghatid ng mabuting balita. Magsipo para sa maringal na pag-usbas ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasa salig sa mga apostol ay magawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Mateo ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ang siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayang lahat ang inyong katapatan sa kanya ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya. Ang ilang panalangin ay magbunga nawa sa inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kong taglayang kapipan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.